What's up mga bugoy? So magandang araw sa inyo ngayong ano bang araw ngayon? Linggo? Ayan, linggo ngayon. No? Hindi, Sabado. Matama, Sabado. Okay, so anong ibablog natin ngayong araw? So ang ibablog natin ngayon ay tungkol sa mga nanay at tatay natin na kung saan nangangarap sila ng mga anak na gusto nila. Okay? Ohohoy, bugoy! Kasi may mga pagkakataon minsan na ang mga magulang natin, ang anak, naging anak nila puro babae. So natural, gusto naman nila may anak na lalaki. O kaya naman, puro babae, kulang naman ang anak na lalaki. So ganoon ang nangyayari kadalasan, no? Minsan, no? Kung di man minsan kadalasan, di ba parang gano'ng nangyayari. So gusto naman nila magkaroon ng anak na babae. Kaya lang pagkasunod na pagkasunod uli, ayun, yun pa din, no? Lalaki na naman. So hindi nila malaman kung paano ngayon nila gagawa ng paraan yun sa gano'ng sitwasyon, yung gano'ng sitwasyon. So meron dito akong ipapakita na video na kung saan may mga ginawang eksperimento yung mga magulang natin o yung mga nanay at tatay. Kasi nakita nila sa haba ba naman ng pagsasama ng mga tatay at nanay na yan o ng mga magulang na yan, nakita nila yung paraan, yung estilo, no? Kung paano nangyayari yung mga bagay na yan. So merong nanay na talagang hangad na hangad yan na magkaroon siya ng anak na babae. Kaya nag-eksperimento siya, natural kasama yung asawa niya. So yan. So nung mag-eksperimento sila, naisip nila yung ganitong paraan, baka sakali magkatotoo yung kanilang experiment, di ba? Ayun. So nag-eksperimento sila nanay at saka si tatay, at nung isagawa nila yung bagay na yan, ayun. Nagkatotoo at nakuha nila yung pinapangarap nilang anak, no? Kasi si Mommy, sabihin na natin yung pangalan ni Mommy, yung artistang gumanap sa video na to, si Mommy Menchi. Ayan, si Mommy Menchi. Si Mommy Menchi kasi ay nangangarap na magkaroon ng anak na babae kasi puro lalaki na ngayon na una. So may napansin siya sa kanilang mag-asawa, no? Nung nagkaroon sila ng anak na lalaki, laging ganun na lang ng lagi, ganun ang sistema, at ganun na rin yung estilo ginagawa nila. So, naisip siguro ni Mami na subukan nilang baguhin yung sistema o yung paraan o yung estilong ginagawa nila. So, mayroon palang paraan at mayroong estilo at may mga posisyon na dapat kang isagawa o sundin, no? Na dapat mong gawin para mangyari yung iniisip mo o pinaplano mo o pinapangarap mo na magkaroon ka ng anak na babae o lalaki. So handa na ba kayong panoorin yung video na ipapakita ko sa inyo ngayong araw na to? So bibigyan natin ng reaction to video na to kung talagang may katotohanan ba yung ginawa nilang eksperimento ni Mami Menchi kaya nagkaroon sila ng anak na babae. Okay? So bago yon, shout out muna tayo. Lalo-lalo na dito sa pinagkunan natin ng video na to. Salamat po at shoutout po sa alagang kapatid dyan sa Channel 5. Sana po ay okay lang po, no? So nagkaroon po kasi kami ng reaction dahil dito sa content na to. Ayan. So kung handa na po yung mga nanay at tatay, so ilayo lang po ninyo muna ng konti yung mga maliliit diyan, no? Na bata, baka makapanood din, gayahin kayo, di ba? O hindi pa nararapasan. Sa inyo to, para sa inyo to mga nanay at tatay. Para naman ma-satisfied kayo at saka makuha niyo yung pinapangarap niyong anak, no? Kung babae man 'yan o lalaki. So handa na mga nanay. Oh, yun nga pala, shout out din pala tayo sa mga nanonood at tumatangkilik ng channel ni Kuya Fern. So kung meron man bagong bugoy diyan na nanonood ng aking vlog, shout out sa iyo at paki-subscribe muna po Kuya Fern o Campo. Kung gusto mo at okay sa iyo, no? Sana hindi ka naman bata, no? Medyo may edad ka na. I-like mo na rin at saka i-share, no? Para doon sa mga nangangarap na ng mga magulang, malay nyo pagdating ng panahon ay magamit nyo yung sistema o yung pamamaraan. So, yan po. At dito po, shoutout na rin dito sa mga nandito, yan.
yung mga tao, patuloy na tumatangkilik ng aking video. Yan. Salamat po sa inyo. So, panoorin na natin yung video at para masimulan na rin, no? Ayan, masimulan na rin ni nanay at tatay yung kanilang pinapangarap na anak. Ayan, maging babae man yan o lalaki. Okay? So, ito po yung video natin. Kanya-kanya tayong style ng pag-exercise. Kanya-kanyang posisyon sa pagtulog. Pati pag-upo, may sariling style din. Lahat unique kasi iba't iba ang ating pagkatao. Pero sa iba, pagdating sa posisyon ng pakikipagtalo. Po, baka may mga bata pa po kayong katabi dyan, medyo ilayo-layo niyo po ng konti. May samot-saring style din dahil kaya raw nitong matukoy ang kasarian ng magiging supling. Si Mami Menchi naniniwalang ito ang dahilan kung bakit sa wakas ay nabiyayaan siya ng anak na babae. Parehas na raw kasing lalaki ang anak niya. Kaya ang sumunod na anak, gusto niyang maging girl naman. At ang sinasabing epektibong paraan para masiguro ang kasarian na magiging anak ang sinunod na strategy ng mag-asawa. May fear ako na hindi talaga ako magkakaanak na babae. Kasi sa side nga ng mister ko, puro boys. Tapos ganun din oops, sa side namin. Lang. Parang madami. So, meron pala silang sinunod na strategy. Okay, so strategy sa experience natin. May strategy silang ginawa. Naniniwala ako. Okay, so tuloy natin. May basis na yung position sa sex acts. May katotohanan. Okay, stop natin. So, yun nga. Sabi nga ni Mami, yun daw position sa sex ay may katotohanan. So, base sa kanya yon. Kasi nga, kaya niya naisip siguro yun dahil yun nga, yung pangarap kasi niya, di ba? Sabi niya kanina, sa side daw ng kanyang asawa, puro lalaki. At ganun din sa side nila, no? Ni Mami Menchi, puro lalaki. Siya nga lang daw ang anak na babae. So, siyempre, tapos nagkaanak, tapos nung siya naman ang magkapamilya, puro lalaki yung mga nauna. So, kaya, gusto niya talaga magkaroon ng anak na babae. Okay? Tuloy natin. Personal kong inalam ang kwento ni Mami Menchi. Paunawa, censored ang topic. Pero ayan, so may isang doktor na pinuntahan si Mami Menchi para alamin, no? Para alamin yung tinutukoy nating paraan. Sige, papasok. Kung bakit nagkaroon siya ng anak na babae siguro. Kamusta po kayo? Okay lang po, Dok. Ilan po ang anak nila? Bali, 4. 4. Share ko po sa inyo. Oo. Ito po, Dok, pasensya niya na kasi alam nyo, naundoy noon. So yun, wala apat pala ang anak ni Mami Menchi. Bali, ito po yung akin youngest. Sa patero pala ang pamilya nila Mami Menchi. At tulad ng paggawa nila ng sapatos, magkakaibang teknik daw ang ginagamit nila sa paggawa ng pambabae at panlalaki. Natatandaan nyo ba yung ginawa nyo ni Mr. noon? Kung anong posisyon ang ginawa nyo? Sa eldest, yung talagang purely normal position lang. Sa second naman, medyo nag-experiment na kami. Okay, so may position palang ginamit, no? Anong position kaya yung ginamit ni Mama Menchi? So may mga position daw silang sinagawa o ginamit. So panoorin natin kung ano yung mga position na yan. Okay? Yung sinasabi nila na pagpasok na pasok daw kasi boys, tapos pag nakakonti lang or half lang, babae naman. Kaya yun, basta tinutodo lang namin na ganun, boys talaga. Diba? Sa third, nag-isip na kami, kailangan girl na. Oo, or, tama. Babuhin kaya natin. Oo. So yun, stop. So yun, narinig nyo. So sabi ni Mami Menchi, pag nagsagawa na sila sa bagay na ganun, kapag daw pasok na pasok, ayun, lalaki daw. Pero pag konti lang, o half lang, ayun, yun naman daw yung tinatawag ng babae. Okay? So yun ang eksperimento nilang dalawa ng asawa ni Mami Menchi. Okay, tuloy natin.
yung style para baka sakaling makababae tayo. Sabi nyo, kailangan maiba naman. Ano po yung nangyari dun sa position, dun sa pangatlo? Ako naman yung nasa ibabaw. Yung husband ko nasa ilalim. Sa fourth, ginusto ko rin na babae na ang sumunod, ang maging youngest ko. Kasi plan ko, tama na talaga. Yun. Ginawa ulit namin yun, the same position. At yun nga ang kinalasan. Okay, may ginawa pala silang ibang style kung bakit nagkaroon sila ng anak na babae. Sabi ni Mami Menchi kanina, no? So may style silang ginawa. So ano kaya yung mga style na yon? Tuloy natin. Okay, tuloy natin yung tinatawag na style na kanina ni Mami Menchi. So yung style naman na ginawa pala ni Mami Menchi, alam nyo naman, di ba? O sa mga nanay to, ha? Yung tanong na to para sa nanay at saka sa tatay. Di ba? Kadalasan naman kapag magkakaroon ng pagniniig, ano ba sa yun, pagniniig sa Tagalog o yung contact ng babae at lalaki, magko-contact na sila. Ang kadalasan diyan lalaki ang lagi, 'di ba? Lagi na lang yung lalaki ang nagmamaneho. Ibig sabihin, siya yung lagi nasa ibabaw. So ang ginawa pala ni Mami Menchi, iniba niya yung estilo, yung posisyon. Imbis na si Daddy ang nasa ibabaw, si Mami ang umibabaw. O yun, nakuha niyo? So si Mami ang umibabaw. At nung ginawa niya yung bagay na yun, ginawa nila yung eksperimento na yun, nagkatotoo yung inisip ni Mami Menchi. At nagkaanak nga sila ng babae. Ang malupit pa doon, para makasiguro sila, ganun yung style ang ginawa ni Mami Menchi. Kaya nakapangalawa pa uli sila na anak na babae. So, ibig sabihin, nakadalawa, may, para sa kanila, may katotohanan yung ginawa nilang eksperimento. Di ba? So, pagka ang babae na sa ibabaw, babae ang pwedeng maging anak nila. At pag lalaki ang nasa ibabaw, ay lalaki naman ang magiging anak nila. So, ganun yung paraan ng eksperimento ginawa nila Mami Menchi. So, ngayon tanongin, alamin natin dun sa paliwanag naman ng doktor. Kasi may doktor pala dito na magpapaliwanag din. See? Pakinggan natin si doktora. Wala talaga actually ng mga pag-aaral na makakapagsabi na totoo ba ito o hindi. Kasi walang, ang tawag namin doon, hindi na validate ng mga studies. Kasi mahirap naman talagang pag-aralan itong mga bagay nito because of mga ethical reasons. Kaya ang nangyayari, puro mga observasyon. Mahirap sabihin, wala masyadong scientific evidence kung wala. Ayun, yun ang problema sa mga doktor. So lahat ng mga ginawa nila Mami Menchi, kahit may resulta na yung ginawa nila, para sa mga doktor, yun ay isang observasyon lang, isang eksperimento na walang scientific evidence. So yun ang mga doktor. Yan ang sa side nila, no? Lagi yan ganyan. Dahil hindi pa yan napapatunayan base sa kanilang pag-aaral. So, ano yun? Sino ang mas mabagal? Yung sila Mami Menchi, yung mga dalubasa. So hindi natin alam diyan, no, di ba? Kaya lang kila Mami Menchi, siguro nagkataon nangyari yung kanilang eksperimento, di ba? Yan. Tuloy natin. Ang nasa ibabaw daw kasi sa pakikipagtalik ang magsasabi ng magiging kasarian ni baby. Nabubuo ang sanggol sa sinapupunan ng babae sa oras na magsanib ang sperm ng lalaki sa egg ng babae o tinatawag nating fertilization process. Pero ang kasarian na magiging sanggol nakadepende raw sa kung anong uri buhay, ng sperm, no? Ang nakahinog sa egg ng babae. Dalawang uri kasi ang sperm. May X sperm o babaeng sperm at Y sperm o lalaking sperm. Kung anong uri ng sperm ang makahinog sa egg ang magiging kasarian ng supling. Kung X sperm yon, babae ang anak. Ang Y sperm, mas maliliksi sila. Mas mabibilis lumangoy. Pero ang X sperm naman, mabagal nga sila, pero mas malakas, mas mahaba ang kanilang buhay. So kung mas malalim ang penetration nga, yung ari ng lalaki during the time of pakikipagtalik or sex, kapag mas malalim, mas maikli yung itatravel. So, ang unang makakarating doon sa egg ay ang mga sperm na mas mabilis lumangoy. So, iniisip na itong mabilis lumangoy ay yung mga Y sperm. So, kung mas malalim ang penetration, mas mataas daw ang tsansa na magiging lalaki ang magiging anak. Pero hindi rin nga, wala rin itong evidence. Sabi lang ito. Okay. O sabihin mo, si doktora na nagpaliwanag nun, no? Siya na nagpapaliwanag, pero sabi-sabi pa din daw yung pinaliwanag niyan. Wala pa rin ebidensya yung kanyang pinapaliwanag. So ba, kung papansinin mo, yung pinaliwanag ni doktora,
may konting kaugnayan yung ginawa nila Mami Menchi at saka doon sa pinapaliwanag ni Doktora, di ba? Okay, balikan natin yung tinatawag natin yung mga sperm cell, di ba? Sabi nila, yung X sperm, yun daw yung babae, at saka yung Y sperm, yun yung lalaki. Yung X sperm na tinatawag na babae, yun yung medyo mabagal pero mahaba ang buhay, no? Oo, matagal siya, mabuhay. Pero yung Y sperm, maliksi at mabilis, pero madaling mategi. Eh, madaling mamatay, mahina, no? Yun. Pero kapag daw ang ginawa daw ng lalaki ay ibinaon ng gusto, baon na baon siya, ang talagang mauulat daw talaga doon ay yung Y sperm, na kung saan yun yung tinatawag na lalaki, na maliksi at mabilis. Diba? So, mauuna siya sa X sperm. Kasi mabagal nga naman yung X-sperm. Kaya kapag baon na baon at nandun na, nakatusok na ng gusto doon, nakaturok na sa dulong-dulo, malamang-lamang mauuna, eh, Y-sperm. At yun ay lalaki. At pagka naman ay hindi, masyado malayo-layo doon sa kung saan siya pupunta, yan, hindi tatagal si Y-sperm, mamamatay agad siya. So, ang makakarating doon ay si X-sperm na haba ang buhay. So, kung papansin niyo, parang magkaugma yung kanilang ginawang eksperimento at saka yung pagpapaliwanag ni Doktora. So, yun, ganun ang paraan, di ba? So, ibig sabihin, may katotohanan kahit papaano yung ginawang eksperimento nila Mami Menchi. Okay? So, tuloy pa natin yung ano, yung video natin. Nakakwentuhan ko rin ang asawa ni Mami Menchi, si Mang Fortunato. Ayan, si tatay naman ang interview ni Dok. Na nung kayo po yung nagtalik na lalaki, sabi ho niya, kayo po ang nasa taas. Ito ba'y tama o mali? Tama, kayo po ang nasa taas. Okay, nasa taas. Okay. Kasi nung dati, ako palagi nasa ibabaw, puro lalaki. Tapos yung isa naman, nung magkabaliktad, babae naman ang naging ano. Oh, kita nyo? So, patunay, di ba? Si tatay ang tinanong. So, pinaliwanag na rin ni tatay. Nung siya ang nasa ibabaw, puro lalaki yung naging anak nila. At nung magkabaliktad sila ni Mami at si Mami naman ang umibabaw, nagkaroon naman sila ng anak na babae. O, di ba? So, ganun. Tuloy natin. Pagka magkaharap sila, yung babae at saka lalaki, mas maikli, mas maliit yung, mas maliit yung naipapasok or yung penetration. Mas malayo yung lalakbayin daw ng sperm. So, kapag mas malayo, ang mas kakarating doon sa egg ay yung mas mahaba ang buhay. Diba? Ano yun? Ito yung X-sperm or yung babae. So, mas mataas daw yung chance na magiging babae. Pero may pag-aaral na ginawa dito. Nakita nila na kahit na seconds nga lang daw eh, segundo lang mula pagkatapos ng pagkikipagtalik, nakikita na agad ang sperm doon sa loob ng matres or ng fallopian tube ng babae or tubo ng babae. So, ibig sabihin, hindi talaga yan walang scientific evidence din na talaga yung posisyon na magde-determine. Ayun. Yun ay pinaliwanag din doktor, yun na rin pinaliwanag ko kanina eh. Pero hindi niya nasabi kung anong kasarian yung nakarating doon seconds lang doon sa fallopian tube, di ba? Ayun. Pero ayon kay Doc, sa ngayon, may paraan na raw para matiyak ang kasarian ng magiging anak. Ito ang tinatawag na sperm planting. Yun nga lang, hindi pa raw nakakarating sa Pilipinas ang makabagong teknolohiyang ito. Yun yung tinatawag na test tube baby. Yung kukunin yung egg ng babae, kukunin yung sperm ng lalaki. Tapos papagsamahin sila sa labas ng babae. Kaya nga tinatawag na test tube baby, in vitro fertilization. Tapos pagbuo na siya, embryo na siya, saka siya ipapasok sa babae. So bago ipasok, pwede nilang tingnan kung babae ba yun o lalaki. Pero hindi yan ginagawa dito dahil because of unethical issues also. Okay, so meron palang ibang paraan pa para malaman ko ang magiging anak mo o babae o lalaki. Yun tinatawag daw nilang sperm planting o yung test tube baby. Pero itong bagay na to ay hindi pa daw ginagawa dito yun sa bansa natin, sa ibang lugar daw, dahil nga daw sa mga, ano tawag niya, sinabi siya eh, unethical issue. So baka yung simbahan na naman ang may problema dyan. So pagka hindi natural, ang simbahan lagi kumukontra dyan. So nagkataon na, pwede na palang malaman yun, pero hindi dito isasagawa sa ibang lugar. So yun, tawag nila test tube baby o sperm planting. Okay, tuloy natin.
hindi pwedeng panghimasukan o diktahan ng anumang paraan o teknolohiya ang magiging anak. Mapababae o lalaki, bawat sanggol ay biyaya mula sa may kapal. Para sa lahat ng mga magulang, babae o lalaki man ang pinapangarap mong baby o anuman ang kasarian niya, tungkulin mo siyang mahalin at alagaan habang buhay. Okay, so hanggang dyan yung video. So sabi nga, tama naman yung sabi ni Doc, no, yung lalaking doktor. Kahit anuman ang maging resulta niyan, maging babae man yan o lalaki, kahit hindi yung pinapangarap mo, ay dapat pa ring mahalin, no? Kung ano man yung lumabas dyan, kung ano man yung lumitaw dyan sa mundong ibabaw, ay dapat yung tanggapin at mahalin. So yun, so salamat sa mga nanood at nakinig ng video ito. Sana ay may kinapulutan kayong aral. No, bagamat hindi pambata ito, at ito ay para sa mga nanay at tatay natin, no, na nangangarap na magkaroon ng anak, no, na babae o lalaki. Yan. Na ay sa mga dadating na panahon, eh magamit niyo itong bagay na to, no. So hindi ko naman sinasabing gawin niyo ngayon, no. So para kasi to sa mga magulang natin. Okay? So kung wala na tayong gagawin, shout out na lang sa mga nakinig at nanood. So hanggang dyan mga bugoy! Ho ho hoy, bugoy! Paalam!